Yorubunan nyo nga sayo, ipesta aping Manila imnida, panggap sa imnida. Okay, so tuturuan ko ngayon, tuturuan ko kayo ngayon kung paano sagutan yung mga basic questions form katulad ng who, what, when, where, how much. Okay, so sa ganitong ano, sa ganitong instruction or sa passage, malalaman nyo kung paano to gamitin. Okay, so for example, ka, yan, dialogue, may conversation na nagaganap. Ka and na, so let's say ka is person 1, then na is person 2. Okay, so sabi ni ka, ni person 1, I, orange. Okay, so orange. Yan. Okay, so I, orange, blank, kieyo. Okay, so ang instruction pala neto is fill in the blank. Okay, so fill in the blank, pin kane, turugal ka dyang, almachon, kusul, kurusip siyo. Okay, so I, orange, so it means I, yung I is, it means this. So, I before siya ng noun, it means this. Okay, so orange, ibig sabihin yan is orange. Okay, so this orange, blank, yeyo. Okay, so for example, hindi nyo siya, kung beginners kayo or self-study, okay, so medyo mahirapan kayo sa ganitong question, pero napaka-basic lang ng ganitong tanong. Okay? So, ang aanin nyo rito, ang technique rito is, i-analyze nyo kung ano yung response nung kausap niya. Okay, so sabi nung kausap niya is, I chon wonieyo. Okay, so ibig sabihin ng I chon ay I, 2, then chon, 1,000 or 1,000. So, pag pinagsama mo sila, I chon, it means 2,000. Won niyo. So it means pera yung pinag-uusapan. So won, yan, 2,000 won or it's 2,000 won. Okay. So sabi kasi ni Ka, tinuturo niya yung isang orange. Okay, so this orange blank yeyo. Okay, so magkakaroon na kayo ng analyzation dito sa ano, sa binanggit or sa dialogue nina kasi ang pinag-uusapan dito is pera. Okay, so ibig sabihin, tinuturo rito, tinutukoy nung nika kung magkano yung orange. Okay? So, dun nyo na ma-analyze sa choices kung saan dyan yung tamang sagot. Okay? So, dapat alam nyo kung paano kunin yung tamang sagot ng bawat basic form question na to. Okay? So, pag sinabing olma, how much? Okay? So, olma yeyo. So, it means ito na yung tamang sagot. Okay? So, kapag nakita nyo yung nakita nyo siya sa choices, yung mga ganito. So, ganito nyo siya i-analyze. So, for example, olma, how much. Ibig sabihin, kailangan sa conversation, magkakaroon ka ng idea na pera yung pinag-uusapan. Okay, katulad nito, ichon waneyo. Ibig sabihin, ito yung tamang sagot. Okay, so kung halimbawa, i-analyze natin yung number 2, yung choices, yan, nugu. Nugu is who. Ibig sabihin, kailangan sa conversation, merong taong pinag-uusapan. Okay? So, dahil walang tao na pinag-uusapan, walang pangalan na pinag-uusapan, so wrong na siya. Number 3 is odi. It means where. Okay? So, odi, kung i-analyze nyo yung odi, kung paano makukuha yung ganitong sagot dito sa conversation, so kailangan place ang pinag-uusapan, lugar. So, dahil walang lugar, dito sa conversation na binabanggit ng dalawang nag-uusap, ibig sabihin, number 3 is wrong na rin. Okay? So, onje, it means when. So, kapag onje naman ang gagamitin nyo, is kailangan sa conversation merong time. May frequency of time, adverb of time. Yun, mga katulad ng neil, yan, tomorrow, jangnyon, last year. Yun. So, walang nabanggit or wala kayong nabasa or narinig sa conversation about sa time, kung kailan. So, ibig sabihin, mali na siya. So, ganun na siya ma-i-analyze. So, kung ano yung related sa ano, sa question basic form na nababasa nyo sa choices, kailangan i-analyze nyo yung conversation. Okay? So, katulad na lang nito. Yan. Kasi di ba blanco siya? Okay, so, i-analyze nyo yung olma. Olma, then yeyo. Okay? So, ibig sabihin, how much ang pwede nyo lang makita sa conversation is yung pera. So, pag sinabing how much, pera na yun. So, ichon won yeyo. Ibig sabihin, 2,000
won. So ganun lang siya kadali i-analyze. So napaka-basic lang ng ganitong question. Kaya dapat alam nyo kung paano na rin to kunin ng madalian. Huwag nyo nang patagalin pa kasi ang sa exam merong oras. So kaya kailangan pabilisan kayo mag-analyze. Okay? So the correct answer is number 1, Jongdabun Ilbon Imnida, Yorubun Kamsamnida.